Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, for today's video, magkasama na naman kami dalawa ngayon ni Baby Mot Mot. At sa ngayon po ay kumakain siya ng biscuit, no? Tama. And for today, iba naman ngayon ang pag-uusapan natin. Sa ngayon, hindi na tungkol sa daddy muna. Ngayon, ang pag-uusapan natin is tungkol sa mga uri ng mga boyfriend. Yan. So sa mga, may mga boyfriend dyan na babae, tingin ko makaka-relate kayo sa mga i-discuss ko at yan, kumalas na siya. And tingnan natin kung sinong makaka-relate. Ay, sinong hindi pala makaka-relate. So, please watch. And yun, yung una natin ng mga uri ng boyfriend is yung tinatawag kong mga electric fan. Mga electric fan, alam niyo naman, di ba? Electric fan, kapag nagbukas na, eh, ito yung mga uri ng boyfriend na sobrang hangin. Yan. Siyempre, hindi naman natin na-exage ng mga ipo-ipo na, although may mga ganun. Pero to, maraming mga boyfriend na ganito, na talagang sobrang hangin. Na talagang sobrang hangin. No? Lalo na kapag yung mga girlfriend nila, eh, mga may tsura, or talagang maganda, chicks, o kahit hindi chicks, eh, basta yung maganda yung katawan. Yan. So, itong mga uri ng boyfriend na to, eh, talagang kung makapagyabang yan sa mga ano nila, sa mga kaibigan nila, kakilala nila, eh, talagang yung talagang yung bidang-bida sila. No? Meron pa yun na sinasabi pa yun na, yung girlfriend ko, patay na patay sa akin yun. Yung shota ko, habol ng habol sa akin yun. Hindi yan kayang mabuhay nang wala ako. Yan. Ganyan mga linyahan yan eh. Tapos, eto pa. Okay lang sana. Yung ibang mga boyfriend na ganito, okay lang sana kung yung mga girlfriend nila ay talagang mga magaganda. Eh yung iba naman, nagyayabang lang na may girlfriend. So, hindi niya mapakilala ngayon yung girlfriend niya sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, iniyayabang niya lang. Tapos yung iba pa ito, kukuha ng picture sa Facebook, Instagram o kung saan man. Pagkakaya ako, sasabihin, girlfriend nila yun. Ipagyayabang na girlfriend nila, hindi naman pa sila kilala ng babae. So, yung talagang sobrang hang. Pero, eto mga to, mga boyfriend na ganito, kapag binara mo, eh talagang wala nang mailalabas na hangin. Di ba? Pag mga electric fan, pag sobrang tagal na nahangin, siyempre kumukuha yung hangin sa likod. Kung pag baradong-barado na sila, wala na silang mailabas na hangin, hindi na sila makapagyabang. So, ito tip ko lang sa mga may boyfriend na ganito. Medyo sabi-sabihan nyo, no? Kasi kung minsan, ang talo dito is yung mga babae kasi nagkikwento ng mga hindi na kailangan ikwento, ganyan, nagdadagdag ng istorya, ganyan. So, pwede nyo namang sabihan yung mga boyfriend, okay, may kaibigan kayong ganito, sabihan nyo rin na, siyempre, nagyayabang eh. Although, yung iba, tahimik na lang, no? Lalo na kapag yung sa umpisa pa lang, ganyan na talaga. Yung iba nabubugdot na, pasok sa kabila, labas sa kabila. So, busy na siya. And, yun. Brum. And yun, yung next natin sa mga uri ng mga boyfriend is yung tinatawag kong Great Wall.
Yan, Great Wall. Alam mo naman siguro yung pelikulang Great Wall, di ba? Great Wall of China. Ito yung mga uri ng boyfriend na overprotective. Yan. Yung sa tingin nila, eh, lahat ng lalaking lalapit dun sa girlfriend nila is mga tote. Yung tote, diba yung mga malimaw na sumusugod sa Great Wall? Yan. Yung tipong kahit na kilala na nila noon, no, yung bago palang maging sila ng girlfriend nila, eh, kaibigan na ng girlfriend nila yun. Pati yung pagdududahan nila. Kung minsan na, mas pinagdududahan pa nila yung mga dati nang kakilala ng girlfriend nila. Ito, lalo na kapag yung best friend ng girlfriend nila ay lalaki. Nako! Dudang-duda na yung mga yan. Na, aminin niya, aminin niya, aminin niya. Yung siyempre, lalo na kapag medyo may kagandahang lalaki sa inyo. Yung kaibigan ng girlfriend mo, talagang matetreten ka niyan. So ngayon, ang gagawin mo, babantayan mo ngayon yung cellphone, titingnan mo ngayon yung Facebook, yan yung mga ano niya, yung Instagram, basta lahat ng social media, dapat alam mo yung username and password. So, ngayon, itong mga boyfriend na to na sobrang overprotective, ultimo pati damit ng girlfriend nila, eh, binabantayan. Dahil nga sa sobrang pagkabuntay, baka lapitan ng mga lalaki, ligawan ng mga lalaki, tingnan ng mga lalaki, legs, o yung ano, yung boobs, yan. So, talagang overprotective itong mga Great Wall na tipo ng boyfriend na ganito. So, sa mga girlfriend na ganito ang boyfriend, tip ko lang sa inyo, eh, ipakita nyo sa kanya na wala siyang dapat ika-selos o wala siyang dapat ika-duda. Ipakita nyo na siya lang yung nag-iisa sa puso nyo. Diba? Although, syempre, hindi nyo talaga maiwasan kahit sinasabi lang, wala lang, okay lang, pero sa deep inside niya, yan, gagawa, nag-iisip na yan ng paraan kung paano ka ilalayo dun sa lalaki o kaya sa mga lalaki. So, kung ang boyfriend nyo ay ganito, overprotective na lahat, inaano niya, chine-check niya, binabantayan niya, eh talaga sa mga babae, good luck na lang kung ganito ang mga boyfriend niya. And yun, yung next natin sa mga uri ng boyfriend is yung tinatawag kong Mission Impossible. Mission Impossible. Itong mga uri ng boyfriend na to, ito, meron tong tatlo na katangian. Una, yung boyfriend na Mission Impossible is meron silang katangian na Ghost Protocol. Yung Ghost Protocol, ito yung kapag napasagot na nila yung babae, no? Siyempre, ano na nila eh. Bigla silang nagkakaroon ng protocol na dapat nagre-report yung babae. Kumbaga, binibigyan nila ng protocol yung babae na dapat magre-report sa kanila. Dapat every time na kung anong gagawin nila, eh, sasabihin sa kanila. Magpapaalam sa kanila. Kung mga ganun. And then, hindi alam yun ng babae na may ganun pa. Kaya nga, Ghost Protocol, bigla nilang lumalabas yan. Diba? Bigla mo nalang makita na ganun, tas mawawala ako niyan eh. Tas babalik na naman, magpapakita na naman. Yan. Yan yung mga boyfriend na Mission Impossible. Ito yung ano eh. Yung medyo, ano, medyo Great Wall of China. Kasi gusto nila nasusunod sila. Yan. May protocol sila. Kailangan na susundin mo yun. Kasi pag di mo nasunod, ay naku, sigurado. Tatakutin ka niyan.
naman yung paghiwalay, masabi na hindi mo kumahal, ganyan-ganyan. Eh syempre, yung babae, since minahal niya na yung lalaki, susunod, yan. Magpapakatanga-tangahan, yan. Ngayon naman, naabos ko naman itong mga Mission Impossible na to. Yung panagdag ng panagdag yung Rose Protocol nila. Dahil na sumusunod sa kanila yung babae, eh, kinokontrol na nila. So, yan. Tapos, yung next na katangian ng mga Mission Impossible na to is yung Rogue Nation. Part sila ng Rogue Nation. No? Ito yung hindi naman sa lahat ng mga Mission Impossible meron talagang may Ghost Protocol lang. Meron na parte ng Rogue Nation. Yung mga cheater ba? Yan. Yung pasunod sila ng pasunod dun sa mga girlfriend nila. Pero yung pala nanloloko na pala sila. No? Niloloko na pala nila yung girlfriend nila. Kaya pala nila pinapasunod ng pinapasunod kasi para hindi magtaka, hindi magtanong. Kumbaga, ino-overpower na nila yung babae para hindi, ano, hindi magduda, yan. Siyempre, kapag ano, kapag pala, tawag ito, pala ano ka, pala utos ka or overpowering ka. Siyempre, ang ano niyan, ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga yung minamahal niya kasi binabantayan ka palagi. Palaging gusto, magkasama kayo. Yan, hindi alam ng mga girlfriend nila. Eh, nagloloko na pala. Yan, loko ng loko, mga loko-loko. O, diba? O, just mo, what punta sa likod ko. Yan, ikutan mo. Nagtago sa likod. Tapos, eto na. After niyan, meron ang huling katangian ng mga Mission Impossible na to. Is yung fallout. Bandang huli kapag nakakita na sila ng babaeng ano nila, yung ulit, mga kayang-taya na nila, o kaya pumapatol sa kanila, eh bigla na lang sila magpo-fall out dun sa current girlfriend. Bigla nilang iiwan. Bigla nilang iuhulog palabas. Yung girlfriend na fall out na eh, di ba? Biglang magpo-fall out of love. Di ba? So, ito yung mga, ito yung tipo ng boyfriend na mga cheater ba? Yan. Una, pasusunod yung girlfriend. Tapos, manluloko. Tapos, biglang mawawala. Biglang magpo-fall out. So, yun. At medyo nagwawala na yung isa. Naghahanap ng mamam. Ituloy natin po. And yun. Yung next natin sa mga uri ng boyfriend is yung tinatawag kong alarm clock. Yan. Alarm clock. Ito yung uri ng boyfriend na palaging gusto systematic ng lahat. Systematic. Yan. Gusto on time. Gusto palaging planado. Gusto organized. Yan. So, ito yung mga tipo ng boyfriend na maayos sila sa sarili nila. Talagang lahat ng schedule, nasusunod, lahat ng plano nila, detalyado, yan. Kaya lang, pag dumating sa point na nagkaroon na sila ng girlfriend, pati schedule pala ng girlfriend nila, is sila nag-organize. Yung tipong, yung girlfriend may lapad kasama ng mga barkada. Pero yung boyfriend may meeting together with barkada din. Yan. Siyempre, yung boyfriend, magpaplano na yan na ganito, ganyan,
Tapos hindi niya na, kumbaga hindi na tinatanong ng boyfriend na ganito kung may lakad ba, kung may ano ba, may schedule ba siya ng araw na yun, wala. Basta, kumbaga, yung boyfriend na mismo yung magtatatak sa kalendaryo ng mga girlfriend nila. Which is, syempre, kung nakita niyo naman yung ano eh, di ba yung pelikula ni Popoy and Basha? Di ba, One More Chance? Di ba, ganun, palaging gusto ni Popoy na napa-ano lagi, kumbaga, nawawalan na lang. Plano sa sarili yung si Basha. O ganito yung mga ano, yung mga boyfriend na alarm clock. Tapos alarm ng alarm na putak ng putak. Siyempre yung girlfriend nila, di ba, pag alarm clock tunog ng tunog yan eh, nakakabwisit yan eh, di ba, kung baga papatayin mo, hindi mo naman literal na papatayin, kung baga susundin mo na lang para lang tumigil na, di ba, kahit di ba pag alarm clock kapag pwede mong inistos eh, di ba? Oo ka. Tapos, di mo rin susundin, mag-a-alarm na naman yan. Hanggang sa mainis ka na, iyaano mo na lang, i-dismiss mo na lang, di ba? So, ganito yung mga boyfriend na, ano eh, na alarm ko lang. Kumbaga, iya-alarm nila nang iya-alarm yung mga girlfriend din. Dahil nga gusto nila, yung plano nila ang masunod. Kumbaga, yung plano ng boyfriend, eh, napaka way future na. Kumbaga, napakarami ng nakalatag para sa kanilang dalawa. Although, maganda yun. Nagpa-plano ka para sa inyong dalawa, sa future nyo. Pero, syempre, meron ding gusto yung mga girlfriend nyo. So, dapat, tinatanong nyo rin kung anong gusto ng partner nyo. So, sa mga girlfriend na may alarm clock na boyfriend, kausapin nyo rin yung ano nyo, yung boyfriend nyo. Siyempre, sa relationship naman, two-way yan. Dapat may nakikinig, may nagsasalita, may nakikinig. Diba? Hindi yung isa lang yung magsasalita, isa lang yung makikinig. Dapat two-way. Diba? Pares nakikinig sa isa't isa. Para everybody happy. And yun. And yun, yung next natin sa mga uri ng baby ko is yung tinatawag kong Adolf Hitler. Diba? Ayan, kilala niyo naman si Adolf Hitler, diba? So, itong uri ng mga Adolf Hitler na to, ito na yung pinakamataas na antas ng pagiging buwakan ng birth na boyfriend. Ito yung mga tipo na gusto nilang sinusunod lang sila ng girlfriend nila. Diba? Parang Mission Impossible, parang Alarm Clock, yan. Parang pinagsama-sama na sila, pati Great Wall, yan. Gusto nila kapag may isinat sila, talagang hinding-hindi mababae. Diba? Ultimo pati pamilya ng babae, sumusunod na lang sa kanila dahil na mahal na mahal sila nung ano. Mahal na mahal sila nung babae. So, walang choice yung pamilya kundi sumunod. Diba? Parang dinidiktahan lahat ng dalaw ng girlfriend nila. So, wala kang choice. Ang malupit lang dito sa mga Adolf Hitler na to is dumadating na sila sa point na sinasaktan nila yung girlfriend. Nandyan yung una, kapag di nasunod, biglang kukurutin, nandyan nag-uumpisa yun. Tapos, pag tumagal, mga isa, dalawang taon, dyan yung mga hampas, hampasin. Tapos, pag tumagal tagal pa, nandyan yung mananakit na, sasaktan na, susuntukin na, yan. Tapos, kapag sumagot, talagang bubugbugin na. Hindi pa mag-asawa. Diba? Tapos, kapag umiyak yung babae, umalis, hahabol na buli yung babae. Yan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Sorry na, ganito, patawarin mo ako, hindi na mahuulit. Tapos, syempre, si babae, malambot yung puso, mahal yung lalaki.
Wala yung boyfriend niya, babalik. Tapos mga ilang buwan lang, yan na naman. Bugbog niya naman hanggang sa hindi na natapos. Kaya lang, siyempre, kapag mahal ng babae ng isang lalaki, kahit ano pang sabihin niya, diba? Kahit na nasasaktan siya. Kumbaga, nagiging masokista yung babae. Diba? Meron talagang kapangyarihan yung mga boyfriend na Adolf Hitler na palambutin yung puso ng babae. Na tipong kahit sinasaktan sila eh bumabalik at bumabalik pa. Ganun. So, yun nga lang, siyempre, ikaw bilang babae, sa mga babae ganito, kapag dumating na sa point na sinasaktan ka lang ng lalaki, out of nothing, diba? Kung wala ka namang ginagawa, or alam mo na wala kang ginagawa, eh, siyempre, medyo mag-iisip-isip ka na. Diba? Although, hindi ko naman kayo pinipilit or hindi kayo masisisi, siyempre. Kapag nandiyan ka na, hindi mo talaga mapapakinggan yung ibang tao. So, madaling magsabi na iniwan mo na, pero kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon, eh talagang hindi mo maiisip yun. Kahit ang sakit-sakit na ng buong pagkatao, hindi ka aalis dun sa relasyon na yun. Kasi mahal mo yung tao, kahit na Adolf Hitler pa yan. Di ba? So, tip ko lang sa mga, ano lang, sa mga kaibigan, pamilya, ng mga girlfriend na to na may boyfriend na Adolf Hitler, eh medyo pantayin mo lang. At kapag dumating sa point na nagising na yung babae sa kahibangan, yung sinatawag yung kahibangan, eh support lang kayo. Huwag yun ang ipamukha sa kanina na yan kasi dati sinasabi namin sa'yo ganyan-ganyan, sarawin din ang lalaki niyan, nagtabi yung lalaki niyan. So huwag na natin ipamukha sa kanina. Diba? Ang maganda, mas maganda yun na magising na siya. Pero huwag na natin ibalik yung nakaraan. Diba? Kasi mas magiging bitter lang. Magiging bitter lang yung babae kapag na-realize niya na mali na yung nangyayari sa kanya. So para sa mga pamilya at kaibigan ng mga babaeng may boyfriend na Adolf Hitler, eh palagi lang tayong dapat nandyan. Diba? Lalo na yung family. Ng mama. So, yun. And yun, thank you for watching for today's video. And sana meron kayong napulot na aral. Aral. O may napulot kayo na something sa mga pinagsasabi ko. And kung meron kayong comments, suggestions, or kung gusto nyo may idagdag pa sa mga uri ng boyfriend na ganito, i-comment nyo lang down below and lalagyan natin ang pangalan. I-describe nyo lang kung ano yung ugali ng boyfriend na yun. Lalagyan natin ng pangalan. Papangalanan natin. So, yun. Please subscribe to our channel and abangan nyo yung mga susunod pa namin na vlog. So, yun. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.